Gemma, buenas sub birthday, triple double, wish natupad. Thoughts number one spiker na over MG. Negrito pon Stamps Connection. Para pag ayan nag-vyad, sa kilimutang mag-subscribe, click notification bell para kapatid kayo dito sa ating channel. Buenas na buenas ang naging pa-birthday kay Maring Gemma Galan sa matapos sa mata mo nila ang 9-0 undefeated win streak matapos pulbusin ng Cool Smashers ang Cherry Tigo crossovers. Bukod kasi sa panalo, si Gemma pa ang naging best player of the game, which made her 27th birthday more special. Ayon sa stats, nakakamanghang triple-double performance pa ang ginawa ni Gemma matapos itong pumukol ng 16 points with 18 excellent digs and 10 excellent receptions, making her floor defense libero-like. Tila pambihira sa Pilipinas na makagawa ng ganitong stats, especially sa mga spiker scorer, kaya talagang buenas. Marahil ang birthday ni Mare evident sa kanyang pinakitang output. Although kudos naman sa Cherry, di sila kaagad na bumitaw sa laro, especially that second set kung saan hinabol nila ang Cool Smashers at nasilat pa ang set. Pero simula noon, mas nagising ang Creamline at si Gemma na pangunahing nanguna sa comeback ng Cool Smashers to secure that number one spot and undefeated record. Siyempre masaya kasi nanalo kami ngayon na kaarawan ko. Yung una, manalo ngayong araw versus Cherry Tigo, siyempre yung championship and siguring healthy lahat ng teams. Pero alam nyo ba kung ano ang biggest wish ni Gemma sa kanyang birthday? Well, iyon ay ang walisin ang buong eliminations bago tumuntong sa semis na posibleng matupad na. Siyempre gusto rin naming magtapos yung elimination round ng panalo lahat sa mga darating pa naming games. Pag-aaral namin kung paano kami gumalaw sa court, kung pwede pang may maglalaro pa na ibang teammates ko. Bakit hindi ba, di ba? Mas maganda din na lahat talaga nakakapag-prepare kasi medyo mabigat talaga tong semis na to, and for sure talagang lahat gusto makapasok sa finals. Kaya ayun, magandang preparation sa amin to. Wala na halos ka-challenge ang remaining games ng Creamline dahil ang mga out of contention teams na Akari and Galleries na lang naman ang kanilang mga kalaban. Sa batala bukod kay Gemma, ang nasabing laban rin ang best performance for the conference ni Tots Carlos as she tied Gemma's 16-point output, usually coming off the bench si Tots, pero despite that nakakamangha na napakataas pa rin ang output na nagagawa nito. Sa latest stats kasi, alam nyo ba na dinidikita na ni Tots si Mitch Gumabaw sa best spiker category. Ibig sabihin kahit off the bench si Caloy, napakataas pa rin ang efficiency nito, lalo pa itong tataas o posibleng mahikitan niya na si MG matapos ang laban dahil lumamang siya sa punto sa nasabing laman. 8 points lamang naitala ni Gumabaw na di naglaro sa lahat ng sets dahil from 3rd to 4th set, si Tots na ang gumawa. Samantalang si MG tanging sa 1st and 2nd set lamang nag-start for Creamline. Bukod dito, spark plug rin galing sa bench si Bernadette Pons na di hamak mas nagiging deadly na as she continuously adopts the system of Creamline. Clutch kills ang ginawa ni Pons na talagang napakalaking factor para sa koponan, at syempre huwag rin natin kakalimutan ang anchor ng koponan na si Kyle Negrito na nagtala ng 24 excellent sets na posibleng na makuha ang best setter award dahil after the game misto lang siya pa rin ang top setter sa buong liga. No Gia, no said, Creamline is deadly, period. So, Sidraos mga VNC 4 supporters channel, please subscribe the notification bell to update on my coming videos.